Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo ang step by step kung paano gagawin itong technology ng solar pump na gagawin natin. Yan. At saka para sa pang household at gardening natin. Ayan yung ano natin, yung tubig na lumalabas. Ipapakita natin yan mamaya kung paano siya install. Ito yung mga solar panels natin. Ayan. Ayan. Yan yung mga solar panels. Na siya yung source ng energy. Tapos, dito tayo sa kasisano, pinaka-rooftop sa third floor. Ayan. Dito tayo sa taas kasi. Yun ang solar panel natin at nasa ano tayo, gitna tayo ngayon ng farm. Kaya makikita niyo ang farm sa paligid. Green na ang paligid namin kasi ano na kami naka, halos lahat ng farmers sa area namin ngayon ay nakapagtanim na ng palay. Almost 1 month na yung iba. Yung iba naman ay katatanim pa lang. Baba tayo sa pinaka-system. Mula dun sa panel, ito yung kanyang charge controller. Ayan siya. 27 volts. 27.3 volts. Bababa yan siya dito sa 24 volt system natin na mga batteries. 8 batteries yan. Tag 200 amperes. 12 volts, 200 amperes. Ito yung gumagana ngayon na solar inverter natin, 4,000 watts. Kasi itong isa, tinamaan ito ng kidlat noong isang taon. Kaya hindi ito gumagana. 5,000 watts ito siya. Kaya mula rito, ito yung kanyang out AC. AC, mula DC, DC dito, DC, yan DC, positive, negative. Ang labas niya AC, 4,000 watts, 220 volts AC. Yan. Kaya ito yung system natin. Ang kabuuan, ganyan. Yan, ganyan na siya. Ito na ang final na solar pump. Tapos, ito yung check bulb na. Ay, check bulb. Papunta dyan para hindi ka magbalik. Para hindi magbalik ang tubig. Tapos, doon. Ang kasigan. Ang pababa. Yung gate valve, papunta sa bahay, papunta sa bahay, papunta sa garden. Okay, ganyan ko na lang pagbunit siya papunta doon sa loob.
try natin i-open dito. Ayan. Ito yung isa. Ito yan sa first floor. Ito yung isa. Ganyan kalakas yung tubig na sinusupply ng ano natin yung pump. Ngayon, aakit tayo sa itaas. Titingnan natin kung gaano yung kalakas yung second floor. Aakit tayo. Tingnan natin yung supply ng tubig. Papasok na tayo sa... Diba? Yun yung pump booster natin, solar powered, 370 watts. Medyo ano siya, may ano pa, may lupa pa kasi bagong lagay. Siya AC at saka direct na siya sa ating solar inverter na 4,000 watts na solar inverter. Tapos yung ating solar panels ay nasa 3,000 watts ang capacity, yung pinaka-peak ng kanyang power. Kaya ito na. Ito na yung output ng ating project ngayon. Ang solar-powered water pump booster. Maliit lang ang kanyang consumption, pero malakas yung kanyang pressure. Ganun. Okay. Try natin magbilig tayo ng ating mga halaman kung gaano kalakas. Actually, ito. Ganito siya kalakas sa dito sa second floor. Diba? Lakas din. Gagamitin natin siya pang bilig. Kasi yung dating submersible pump ko, medyo mahina ang pressure. Ito malakas kasi ano siya, pump booster. Binuboost niya yung mahinang pressure. Ibuboost niya. Yeah, ito yun. Maganda. Maganda ang result. Okay, successful tayo. Tuloy-tuloy na lang ito. Sasasama na lang yung tubig. Pinapalabas ka natin yung mga maruming yung tubig. Mula doon sa kanyang tangke sa baba, sa lalim ng lupa. Kasi naman tayong ano doon, 2 grams na ililibing. Na doon mismo ay sinasala na ang tubig bago papasok sa pump. Pero hindi siya yung ball type na ito. Yung garden natin ako. Hindi siya yung 3 stories. Yung story type yung ano. Garden. Once ang tataba ng kamote. Yung ano natin. Yung alagbate. Yung litos. Pero sa kasawian palad, hindi talaga na-risk yung ano. Yung kamatis, namatay talaga siya dahil sa sobrang init.
rose garden, mga cactus, cacti, lakas, ang lakas ng pressure. Ang galing, 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 galing. Okay. Isa sa mga bagong lipat na Mickey Mouse na cactus. Ayan sila, Mickey Mouse. Okay. Yun muna.